So what's up guys, me and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, nakikita nyo naman, yan, Olin's steering damper. And bago natin umpisa na ating video guys, ninanyayaan ko muna kayong mag-click and click the notification bell and subscribe para updated kayo and alam nyo na. So yun guys, eto kung makikita nyo, meron tayong Olin's steering damper. So yun guys, sa mga hindi nakakaalam, ito po ay isang kagamitan o isang pyesa para iwasan ang pagwawabol na ating motor. Usually guys, ginagamit ito sa mga big bike para hindi mag-wiggle-wiggle, yan. Tsaka makikita nyo guys, yan, may adjuster siya dito. Ito yung kumokontrol ng kanyang tigas sa pagliko. So yun guys, kung hindi nyo nagawa ko na to ng video, yan yung napunta ko ng liwliwa, ginamit ko na to. Maganda to guys sa mga long ride, pero mahirap siya, especially sa mga maninipis yung gulong, yung sa mga street bike, yan. Pag pinandaydin nyo to, ang hirap, pag nililiko nyo, kumakabit, kaya sobrang nipis ng gulong. And yun, makikita nyo may bracket yung tayo. Ito guys, nasalpak ko na to, pinakita ko lang or ginawa ko lang ng video para sa inyo. Kasi nagsesearch ako sa YouTube, anda lang. Parang dalawa lang ata yung may nagkabit na ito, tatlo dito sa Pilipinas. So yun guys, paano ba siyang mahandar yan? Nag-pump siya. So yun, parang matigas pa siya kasi nga, kapag nai-stock to, antigas talaga. Tapos ito, may nut tayo dito, nut para dito, and gold bolts, yan, magkaiba pa, ito lang extra natin. So yun guys, ito nakapaletter si pala to, or nakakurb to, tapos pinawelding ko lang para magpick dun sa butterfly ng racing boy. So yun guys, papakita ko na sa inyo guys kung paano natin to sinalpak and paano natin to naisalpak sa Raider 150 Tagalog version. Wow! Yun guys, yung mga diskarte ko sa inyo, yung mga pag-align-align. Kasi usually guys, yung Olin's steering na ganito, makakita ko sa Shopee, may adjuster na siya sa gitna. Ang pinaka-gitna niya. So yun, napakadali nun i-adjust. Pero sa akin, dahil may magaling akong kaibigan na nag-welding dun sa, alam mo na, sa chassis natin, nagawa na ng paraan. Tsaka ito, yan. Nakita nyo naman, no? May nakaganyan pala. So yun guys, tara, laman nyo. 2 hours later. Makikita nyo, meron tayo dito ang bracket yan. Ang bracket na yan. Naka-welding yan. So, paano ko na naisalpak to na may bracket guys? Napakadali lang, unahin nyo muna to, tapos salpak nyo dito sa dulo. So yun guys, sasalpak ko. Guys, parang na nakaganyan yung setup. Olin's Lodi. Then guys, ito na, ayan. Ating pinagbabawal na technique. So yun guys, sa mga nag-iisip dyan, ako pang show yung motor natin, hindi po ito pang show. Ito po ay tamang pang daily grind lang. Yan. At ginagawa natin tong gantong bagay dahil gusto natin and ang paborito natin ginagawa pag wala tayong ginagawa. Just
malapit na rin natin ito. Pantay muna natin kung nakapantay siya. Baba natin ng konti ito ha. So yun guys, tapos na. Ganun lang kadali. Guys, ayan na siya. Tapos na siya. Kung makikita nyo naman, mate. Ayan. So yun, mamaya re-review ko yan habang papasok ko sa trabaho. So yung purpose nyan, yan. Intak na intak. So yun, tapos ang next kong gagawin ng video is ito. Naka-check na tayo ng replica. So soundcheck ko to. Tapos itong emblem na to, papalitan ko to. Yan. So yun guys, review na tayo ng ating Olins. Mamaya na lang. Yan guys, papainitin na natin ang ating mga motor. Painit muna. Ay. Then guys, try na natin. Let's go. Lagi na lang yung word na yun, ha? Yun, to sa mga gantong mga kanto-kanto, mahirap siya iligo. Pero kapag straight, kahit isang kamay. Yun, stable. Wala-alin lang. Sanay na pala ako gamitin to. Yung una kong gamit pa medyo naninibago ko kasi nga sobrang lambot na manabela, tapos sinalpakan na ito, so titigas. Ayun, kapag sobrang tigas niya, ang hirap na iliko. Kaya lang mga yung bicep. Guys, nakita niyo naman sa straight, napaka smooth. Wala siyang wobbling ganyan, no. Wala. Ganon kalawan.
Bangking straight. Smooth siya. Yan. Ayan guys, huwag niya nang gagayahin kasi sabi ko nga, ride at your own risk. Oh. Thank you.